Samantala, marami raw kabataan ngayon ang nabubuhay paycheck to paycheck. Ayon sa isang bagong survey ng Leje, karamihan po sa kanila aminadong nakaranas din ng anxiety. Ang detalye sa report ni Teresa Redula. Nagbabago na para sa marami ang pamumuhay sa Canada. Pero paano kaya nakikipagsabayan ngayon ang mga henerasyong mangunguna sa kinabukasan ng bansa? Stressful or stress-free? It's stressful. Yeah. Especially owing to the inflation and lack of jobs, and the fact that you have to manage everything alone, all on your own, starting from your academics to taking care of yourself, taking care of outdoor chores and everything, so I guess it is pretty stressful. Isang youth study ang inilabas ng Leje ngayong Miyerkules, kung saan tinalakay ang limang aspeto ng buhay na anila'y pinaka-nakaka-apekto sa mga Gen Z at millennials ngayon: mental health, employment, finances, equity, at identity. Sa survey na ito kung saan mahigit 3,000 ang rumispundi, 75% sa kanila ang nagsabing nakaranas sila ng anxiety sa kanilang buhay, habang 48% ang nakaranas ng depression. Since social media is so prevalent right now, people, they would just not step out of their house to meet new people like they used to do before. I was walking out of lab, so I just realized, okay, I have no friends. And I think anxiety and depression sort of stems from the fact that people nowadays have no one to talk to. Ayon pa sa survey ng Leje, halos kalahati o 49% ng Gen Z at Millennials ang nagsabing nabubuhay sila paycheck to paycheck. Karaniwan din daw nilang ginagamit ang higit kalahati ng kanilang budget para sa mga pang-araw-araw na gastusin. Dumating ako 2007, medyo okay pa. Pero yung dumating yung past 10 years right now, the job I have right now, I feel like mostly yung cost of living is very hard to save up. Isa sa bawat 2 rumisponde sa survey ang nagsabing hindi pantay ang oportunidad na makakuha sa trabaho ang visible minorities. 26% ng mga nakababatang henerasyon nagsabing pinakamahalaga sa kanilang pagkakakilanlan ang kanilang cultural origin. 22% ang nagsabing nationality at 20% ang nagsabing wika. For me, my sense of identity comes from hard work, persistence, resilience in the face of problems. That's just who I am. Mostly, I work with Filipinos. Mm-hmm. Yeah. And yeah, I'm proud. I'm proud to be Filipino. Bagamat 72% ng Gen Z at Millennials ang naniniwalang mas pinagpala ang mga naunang henerasyon, ayon sa survey, hindi pa rin napupundi ang kanilang determinasyon para tahakin ang kanilang mga pangarap sa buhay. I'm being optimistic, thinking positive pa rin. For the future, are you feeling optimistic still? Oh, that's something to think about. Optimistic? No. Honestly, no. It's gonna be difficult in future. Tingin niyo po ba mas madali ngayon kaysa dati o mas mahirap ngayon? Mas mahirap ngayon. Tiis lang at tiyaga lang. Magkaroon ng disiplina sa sarili. Basta tiis, dasal, yun lang masasabi. Teresa Redula, Omni News, Toronto.